Hi guys! Welcome back to our channel. Ngayong araw na to guys, hindi sana ako mag-vlog pero hindi ako pwedeng hindi mag-vlog dahil ngayon ay maraming may birthday. So first of all, I'd like to say happy birthday kay Antonia Marie Velasco. She just turned 10 years old. Nag-PM siya sa akin sa Facebook and sabi niya, i-shoutout ko daw siya. So eto isa shoutout ko siya ngayon. At syempre, ang ating Dora, the Explorer, si Sis Gina May Pascual, kinukwento niya sa akin na sinurprise daw siya ng friends niya kanina. And namasyal pa sila sa Bustos Dam. So sis, I hope you had the happiest birthday. And ayun, magpapahabol din ako ng belated happy birthday naman sa mami ni Pam Reyes, si Josephine V. Reyes of Talavera, Nueva Ecija. So ayun nga guys, ang busy-busy ko ngayong araw na to and naisip ko na i-update lang kayo sa kung ano yung mga pinagagagawa ko since Monday. Kasi nagtatanim-tanim ako tapos ngayon, kanina actually, nagtanim na naman ako kanina, hindi ko na na-vlog guys, hindi ko na na-videohan. Kasi alam niyo yung minsan, di ba, kapag may ginagawa ka tapos bigla mo na lang natuloy-tuloy na nakalimutan mo na, nakalimutan ko na na i-video siya. So, yun na lang ipapakita ko sa inyo ngayon. And, eto na, bago mag-dilim, pakita ko na. Umulan kasi kanina guys, and ngayon, tumigil na. So, ipapakita ko sila sa inyo ngayon. So, eto na guys, yung mga itinanim ko kanina. Umpisahan natin dito sa Echeveria Derex. Nakita nyo to nung winter. Ang ganda-ganda nito. Malaki siya, lumalaki talaga siya guys. And ito ay itinanim ko from cuttings. Itong mga cuttings na to, pati yung Purple Delight, kinuha ko sila nung Monday but I didn't have time to plant. So, itinanim ko sila ngayong araw lang. Actually guys, kapag cuttings na sila, kahit hindi mo naman yan maitanim agad, mag-uugat na lang yan, pero hindi yan mamamatay. So, you don't have to worry kung hindi mo sila maitanim agad. Ayan, itinanim ko sa mga plastic pots dahil ito ang meron ngayon na medyo malalaki. Ngayon, wala na dahil nagamit ko na, so I need to go get some more. Ito, luma na nga to guys, so. Pero ginamit ko lang ulit. And syempre yung ang soil na ginamit ko dito ay nabibili ko lang na specialty mix ng succulents and cactus na nabibili ko sa Mitre 10. Kung nanonood na kayo dati pa na aking mga vlogs, alam nyo na yan. Ang dami nagtatanong ko ano daw yung sikreto ng soil ko. Pero guys, I don't make my own soil. Lagi kong sinasabi yan. Kasi hiyang na yung mga plants ko dun sa nabibili ko. So hindi na ako nagbother na gumawa pa ng sarili kong soil. Kasi hobby ko lang naman to. Siguro kung nagtatanim ako para ipang business din o ipang benta, baka gumawa ako ng sarili kong mix, di ba? Kasi medyo mahal yung ano eh, yung soil na nabibili. Pero dahil hobby lang naman to, so ayan, nag-stick na ako sa ganyan. Dahil dyan sila hiyang, ayan, Graptoviria Purple Delight. Tapos etong nabangasa natin na Fred Ives. Ayan, pinutol ko siya. Lalagyan ko ng cinnamon kanina pero nakalimutan ko. So, lalagyan ko yun ng cinnamon mamaya. It's good to put cinnamon guys kasi nakakatulong siya sa pag-heal ng mga open wounds ng ating mga halaman. May antiseptic property siya, parang ganun. So, ayan, kahit na hindi siya maganda, alam ko mabubuhay yan. At saka nilagay ko lang dyan kasi may mga pups. So, I'm hoping na magtuloy-tuloy yung mga pups natin. And etong Crassula perforata. Kasi ito naman guys ay hindi talaga maganda dahil humaba. Tapos ang daming spot na wala namang dahon. So, pinutol ko tapos tinuso ko lang siya dyan ulit. So, ayan sila ngayon. Pakita ko lang sa inyo. And itong Purple Delight guys, isa to sa mga paborito kong ipropagate from leaves. Kasi para siyang ghost plant. Actually, mas gusto ko siya sa ghost plant when it comes to propagating from leaves. Kasi laging successful ang aking pagpropagate. So, I'm going to show you yung nakuha ko kaninang mga leaves dito. Ayan, dito sa ating table. Wala akong mapaglagyan, so kumuha lang ako ng box, nilagay ko sila dyan. Ito yung mga leaves ko ng Purple Delight. And guys, kung makikita nyo, mataba siya, diba? Pagka magpropagate kayo ng dahon, piliin nyo yung mga healthy na leaves talaga. Yung mga malulusog talaga guys para mas maganda yung chances nyo sa mga babies na lalabas sa kanila. Diba? Kapag mataba, mas maganda.
So ayan, minsan may pagkakataon na pinapatong ko to agad sa ibabaw ng soil. Pero ngayon, naubusan kasi ako ng soil dahil sa kakatanim ko. So wala akong soil ngayon. Pero okay lang yan, ilalagay natin sila dito for a few days. Ito naman guys, hindi nyo mapipigilan ng paglabas ng pups nyan. Yung paglabas ng pups dito, hindi nyo yan mapipigilan kahit hindi nyo yan ilagay sa lupa. Lalabas at lalabas talaga yan. So ako ang ginagawa ko lang, pag nakita ko na nagsisimula na siyang mag-root, doon, kailangan na talaga mailagay mo sa lupa yan. Pero ang pinaka-normal na ginagawa ko talaga, yung patong agad sa soil. Ayan guys, meron pa dito. Ito naman ay from Echeveria Derex yata to. Ayan, and eto yung silver spoon na succulent. Kumuha kasi ako ng cutting kanina. I want to see kung maganda ba siya sa tubig. Pero hindi ko pa nalalagyan ng tubig. Ipapakita ko sa inyo yung kinuha ko. Eto siya guys. Silver spoon ang tawag sa kanya. And ang kulay niya, para siyang panda plant. Yung parang gray. Ayan siya. Kumuha ako ng cutting. Tapos lalagyan ko sana ng water. Kaso lang, hindi ko pa siya nalagyan. So, ilalagay ko na lang muna dito at kukuha ko ng rainwater mamaya. Sa ating rainwater tank. Umuulan-ulan na naman guys. And eto, kung maaalala nyo, agave na kinuha ko sa wheelbarrow. Hindi ko pa rin siya natatanim. And andito lang siya. Ayan, like I said guys, with succulents, okay lang, hindi nyo kailangan ma-stress. Kung hindi nyo matanim agad kasi hindi sila mamamatay. Ito yung fed ivies naman. Meron din tayong mga leaves dito. So, tignan natin kung magiging successful ba sila lahat. Ngayon yung time na parang gusto ko mag-propagate ng mag-propagate. Kasi nga diba guys, ang dami kong ano ngayon, space. Dati kasi, very controlled yung pag-propagate ko dahil maliit lang yung space ko. Pero ngayon, dahil medyo malaki na yung space natin dito, magpo-propagate ako ng magpo-propagate para hindi na ako bumili at medyo mapuno natin tong space. Ayan. Ayan yung mga ginawa ko kanina guys. Ipapakita ko pala sa inyo, may gusto ko ipakita sa inyo, yung aking talbos ng kamote. Naalala nyo ba yung nilagay ko sa ano? Pinost ko yun sa Facebook eh. Yung nilagay ko sa, ano tawag nito? Nilagay ko sa tubig guys. Nailipat ko na sila sa lupa nung Monday. Ayan. Ayan na sila. Umaambon-ambon na guys. Ayan na, itanim ko sila sa lupa. Ayan, and I'm hoping na dahil umuulan-ulan ngayon ay mabuhay siya. So ayan, meron nga palang mga nakakapansin na mabuhangin yung lupa namin dito. Yes guys, mabuhangin kasi nakatira kami sa island. So ayan, mabuhangin talaga. Malapit kami sa beach. Yung ating wheelbarrow, pinapaulanan ko na. It's doing really well. Tapos na naman yung storm na ano eh, na sinasabi nila. So, ayan, yung ulan na yan. It should be okay. Kaya hinayaan ko na lang dyan. Makalat pa kami dun guys. So, hinihintay ko yung gardener na dumating kanina to clean up. Pero hindi siya dumating. So, I guess it will be tomorrow. Or the next day, ayan, meron pa akong gunting dyan. Ako guys, ang dami ko pang kailangan gawin. Kasi tignan nyo kagaya itong, ano na to, Echeveria imbricata. Hindi mo na makita yung ganda ng pot niya. Maganda yung pot nito eh. Teka, pakita ko sa inyo. Maganda yung pot nito kasi para siyang cup. Ayan. Diba maganda yung, ano niya, yung pot niya. Pero hindi mo na makita kasi lumaki na siya talaga. Ayan, so I need to transfer this to a bigger pot. Tapos taniman natin ng iba tong ano na to. So, I really need to go to the shopping center. And sana guys, ay makapag-vlog ako doon. Kasi talagang umuurong yung kaluluwa ko eh. Kapag nagpunta ako ng shopping center, kapag nandun na ako, hindi na ako makapag-vlog guys. So, ayan. Ito yung Echeveria Derex natin. Guys, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, so umuulan na naman as you can see. Nakakaloka kasi summer ngayon pero umuulan. And ayun guys. Sana nagustuhan niyo tong update na to. So ayun guys, papadilim na. And siguro ang mabibigay kong tip sa inyo with regards to propagation ay huwag kayong magmamadaling magdilig at saka huwag niyo ilalagay sa spot na mababasa.
Ayan, kung mapapansin nyo dito guys, meron tayong bubong dito sa patio. So, hindi sila mababasa, hindi sila maaanggihan, pero bright dito kapag araw, very bright dito, and shaded lang. Ayan. Minsan, inaabot ako ng mga 2 weeks, mga 10 days to 2 weeks bago ako magdilig. And kapag nagdilig ako guys, ang dilig ko ay sa lupa. Hindi ko muna sila dinidiligan dito sa, ano, dito sa kanilang mismong rosettes. Lupa ang diretso. And syempre guys, huwag nyo kakalimutan na well-draining dapat yung soil mix na gagamitin nyo. Pasensya na kayo, hindi ako makapag-share ng soil mix kasi nga hindi naman ako gumagawa ng sarili ko. Pero sa mga nakikita ko sa mga nag-garden din sa Pilipinas, mga nag-aalaga ng succulents, they put a lot of pumice stones. So kung makakatulong yun sa drainage nyo, maganda siguro maglagay nga kayo ng ganun. Etong sa akin kasi ano na to eh. Hiyang na siya sa ganito. So, ayan. Kaya nag-stick na ako sa aking soil. Ito yung ating imbricata. Ngayon ko lang na-realize na medyo madami pala akong imbricata. Pero kahit madami, okay lang. Kasi gustong gusto ko to. Isa talaga to sa mga favorite ko, guys. Yan, ito. Nagkasya din yung apat na Graptovia Purple Delight. Yan. Ang ganda nito, guys, pagka-stress sa init tsaka sa lamig kasi maano siya, purplish pink, parang ganun yung kulay niya. Nakita nyo siguro yan sa mga ano ko, mga post ko sa Instagram. Kung meron pala kayong Instagram guys, i-follow nyo naman kami doon. Yung link ng aming Instagram and Facebook ay ilalagay ko po sa ating description box, okay? Again guys, sa mga dahon, kung magpo-propagate kayo sa mga dahon, make sure na pipiliin yung mga dahon ay yung mga healthy na leaves, yung mga malulusog, kasi yan ang mga magagandang candidate para i-propagate. Sa seeds naman guys, ang dami nagtatanong sa akin kung na-experience ko na daw ba na magpalaki ng succulents from seeds. But unfortunately, wala akong maisi-share kasi guys, hindi ko pa talaga siya na-try, never ko pang na-try kasi alam ko medyo matagal na process yon and ako talaga medyo impatient ako kaya ang paborito kong way talaga ng pagpropagate ay yung from cuttings. Kasi sa cuttings guys, pinakamabilis talaga siya. Yung sa leaves kasi, hindi pa guaranteed din na lahat ng ipopropagate mo ay magiging successful talaga. So I advise dun sa mga first time na magpopropagate from leaves, damihan nyo. Damihan nyo pag nagpropagate kayo para kung meron mang hindi magtuloy, okay lang kung meron namang ilan na magtuloy, di ba? So, ayun guys, thank you again for watching. And if you did enjoy this video, please give it a thumbs up. And syempre, huwag niyong kalimutan na i-like and share din sa mga kaibigan niyo na mahihilig din sa halaman. Please don't forget to subscribe and I'll see you next time. Bye!